Kakalabat ilang wala na akong masabi. Lupit ng mga ibo talaga niyang kalabate. Siya ay nagkakabilib taong mabagong baba. Kilalang kilala niyo punong ministro. So yo, what's up mga kamigo? Magandang umaga sa inyo lahat. Welcome back to Puno Ministro Love TV. So ngayong araw mga kamigo, ready na lahat yung ating mga breeder dito, no? So yan, tatlong cage natin yan mga kamigo. At yan nga ay nire-ready natin sa pang-south next year. So yan lahat ay pinaka isa sa mga best natin na breeder na pinaga-partner, ano. Okay, at ngayon ngang araw ay nagpapaligo tayo ng malatayon sa ating lahat ng kalapate. Dahil syempre pagtanggal ng kuto at ang ginagamit namin mga kamigo ay malatayon. So next na to mamaya mga kamigo, inuuna lang namin yung mga pliers. Okay, mga YB. Okay, yun muna inuuna namin. And then pagkatapos noon sila na, eto na yung ating mga breeder na dito ang ating susunod na papaliguan ng malatayon para matanggal kuto. And next is magtatanggal na tayo ng bulate sa kanilang mga katawan. Okay, magpupurga tayo after ng ating paligo. Siguro bukas na yon mga kamigo. But for the meanwhile, akit muna tayo dito, check natin yung pinupurga ng bata ako. Nandito yung bata ako eh. Nandito si bata akong si Pahilis. Pahilis! Eh no? Tapos muna bato nasa labas? Oh, tapos na to. Mapaliguan ng malatayon mga kamigo. Ayan, kami malatayon na. So maaamoy talaga yung malatayon mga kamigo pagkatapos sa ating mapaliguan yan. At sila nga yung inutusan ko magmalatayo ni Coco, ano? Para kaya nila kasi mga bata sila sa akin eh. Ayan. At yan yung mga YB natin ha. Na batcher, pati yung mga hen. Kasama nila dyan yung mga hen natin na may edad-edad na sa kanila. Ayan. Yung hen lang ang kasama nila. Ayan o. May mga 11 at 10 na hen dyan. Ito pala yung bata natin eh. Wow! Natapos mo na ba? Nasa labas na ito? Talagang magaling ha? Ayan mga kamigo. Ito, tapos na rin pala ito. Ayan o. At kung makikita ninyo, basa yung mga pakpak ng iba dyan. Yung iba kasi hindi nagpapatuyo eh. Yun o. Mga sa sulok. Pero syempre, lahat yan ay napaliguan na. Ito yung 9 overall natin. Paliguan na rin na tinawat ang natin dyan. Yan. Bibrid natin yan sa susunod. Pinahinga lang natin siya para maka, ano, pero ganda ng katawan mga kamigo, hindi siya pumayat, same pa rin yung katawan niya, bigat pa nga eh. Okay, pero nung nanalo yan eh, sakto yung katawan niya, magaan. Ayan mga kamigo yung ating mga kalapate dito sa loob naman, yung mga YB na. Ayan yung mga YB, matatapos ka na pala sa YB, apat na lang pala to eh. Ayan, sabay bilag doon sa may ibabaw. Ayan, puntahan natin doon sa ibabaw yung mga YB, mga kamigo. Tsak yung magpapatuyo. Bata ko eh, basta na, ano, napaliguan na yan. Ganyan lang magpaligo, mga kamigo. Tapos yung buntot, yung puno ng buntot sa ibabaw, puno ng buntot sa ilalim, kailangan niya mapasok ng gamot. Huwag lang ninyong papabasa yung mga tenga, mata, ilong, para hindi siya malason. Kasi kapag yan, nakahigop, nasamit sa mata, naku, maaaring mabulag pa nga. Pero syempre, lason nga yan, di ba, mga kamigo? Pagtanggal ng kuto talaga yan, yan ang pinakamabisa. Sa lahat ng pansir, karamihan, gumagamit malatayon. Pero ibang, marami naman, ibang klaseng gamot na pagtanggal kuto. Pero kami kasi, ang ginagamit namin, malatayon. Okay? So yung mga YB, ginaganyan na rin namin. Tapos, yung sobra nito, mamaya, mga kamigo, ipang-spray natin dyan pagka yung mga kalapate nasa labas na. Ibang i-spray natin sa lahat ng wall yung sobra niya na ano, na ulason dyan sa may timba, ano? Para yung mga naiiwan ng mga kuto dito sa mga gilid-gilid, piste, mamamatay sila sa ating malatayon, ano? O, panoodin nyo mabuti yung magpaligo yung bata ako. Yan, isa-isa pa yan. Siyempre, matanggal yung kuto. Para matanggal daw yung kuto, mga kaamigo, sabay iinom yung kalapate. Iinom yan. Yung mga naka 3M banded ba natin yan? 2M. Ah, yan yung mga sobra, ano? Sa 2M. Yan yung huling, yan yung huling awat natin sa 2M tsaka 3M. Sila na yan. Ah, yan. Mga umiyak-iyak pa ng konti sa pagkain na kaya. Ayan, ganun lang mga kamigo. Tapos dun yan, sa likod, sa puno ng pakpak, andyan yung mga kuto niyan.
At yan nga yung inaalis natin para yung ating mga kalapati maging healthy. Okay? So yung kinakain na masasarap ng mga kalapati natin, kung madaming kuto, dun lang napupunta sa mga kuto yan. Yung kinapakain natin sa kanilang masasarap at vitamins, tuwan-tuwa yung kuto sa ganun. Kaya alisin na natin hanggang maaga pa. O yan. At siyempre, yun nga, yung mga YB natin, mamaya papakawalan na natin ito, may tanghali. Kasi alas 10 pa lang, oh. 9:30 pa nga lang pala eh. O yan, maya-maya papakawalan natin ito pag tuyo-tuyo na sila. Ay, eto pala yung pinakamagaling eh. Yan o, yung may kulay pulang clip ring natot dilaw eh. Wow! Yan o. Ha? Naka 3M banded yan. Yan yung lahi ng magaling, mga kaamigo. Pati yung may-ari niyan, abuna. Ay, abuna. Magaling din. Wow! Yan o. Yan ang bantayan nyo dyan ha, yung may clip ring na pulang dilaw na yan. Yan daw magpapanalo dito sa loob natin ng ano eh. Champion. Champion sabon. Panlinis. Sa damit. Ah, yan o, kadami o. Mamaya paliparin natin. Yun o, may parang may lalabas. Ah, tapos na magka, ano, magpaligo. Yan o. Yung bigat ang katawan eh. Mabigat ang katawan eh. Matabang mataba eh. Dapat yan, hindi masyadong busogin ang busogin. Para hindi tumaba na tumaba. Okay? Ayan, mga kaamigo, tayaan lang muna natin sila dito. At baka mamaya, eh, ako naman ang mahilo. Sarado muna lang ito pagpapasok yung ano dyan, kalapati sa'yo. Ayan, tayaan lang muna natin sila matuyo dito, mga kaamigo. Mamaya, magpapakawala tayo. Dahil kahapon, maganda naging lipad kahapon eh. Yung naging lipad ito kahapon, mga kaamigo eh. Ano na, nagsasama-sama na sila. Ibig sabihin, malapit na silang mag-groupings talagang lahat. Okay? O, yan. Eh, matagal pa naman ang laban yan. November, December pa, mga kaamigo. Kaya, abangan nyo po yung paglaban ng 3M Bandit natin na yan. Pero hindi nga lahat yan ay mailalaban. Okay? So, dito naman tayo. Ayan, o. Basa yung lahat ng mga YB natin. So, yan. Nag-abot-abot na yung mga gumaling dun sa One Eye Call. One week na gamutan sa One Eye Call, kaya huwag niyo pababayaan mga kaamigo na yung mga kalapati ninyo eh dadami pa yung may One Eye Call tsaka nyo gagamutin at iaalis sa mga kasamahan na opo, napakahirap kung magpagaling ng One Eye Call pag madami na, kaya kailangan oras na makita nyo sa monitoring nyo, alisin nyo kaagad kapag magayong mata, bahing ng bahing, lunok ng laway, sipon po yun ng kalapate, kaya alisin nyo na kaagad hanggat maaga pa. Yung iba, hindi mo makikita, tumutulo sa may ilong, di ba? Pigain nyo po yung ilong. Minsan lalabas doon yung sipon nila. Kaya kailangan maaga po kayo dyan sa pag-ano ng mga kalapate, mga kaamigo, sa mga newbie pansir, ha? Yung mga sinasabi ko na to, pang newbie pansir. Kasi yung mga magagaling, eh alam na nila yon. Pang newbie pansir lang yung mga turo natin, okay? So lahat ng mga tinuturo kong basic dito, eh pang newbie pansir. Para makatulong tayo sa mga newbie pansir na nagsisimula pa lang. Okay? So yung magagaling eh, mas magagaling pa sa akin yung mga kaamigo eh. Yung mga nauna sa akin, ako po eh, ako po yung beginner lang din katulad nyo. Kaya lang, yung mga nalalaman ko, sinishare ko sa mga bagong pansir, mga newbie pansir, para may guide sila. Okay? At syempre, kung mag-aalaga nga kayo ng kalapate, huwag na kayong magsimula sa mumurahin na kalapate na hindi nyo kilala kung sino may-ari at nabilan at yung line. Kailangan doon na kayo bumili sa pinagkakatiwalaan ninyo mga panshir na kilala ninyo na maaaring makapagbenta sa inyo o makapagbigay ng mga kalapating may kalidad na. Doon na kayo magsimula agad. Ganon din kasi ang gastos mga kaamigo ng mga pangmahinang nilalang na kalapate at yung may mas mataas na antas ng katalinuhan ng kalapate, yung mas magaling ang lahi. Doon na kayo para nakagitna ka agad kayo, hindi na kayo magsisimula sa medyo baba. Sa gitna na kaagad para efficient o maganda yung kalabasan ng inyong pagkakalapate, okay? So ako, ganun ang sinimulan ko kaagad mga kaamigo eh. Nagsimula ako sa mahinang klase hanggang sa tinanggal ko yung mahinang klase at ipinalit ko yun. Talagang namuhunan ako mga kaamigo. Kahit dito sa Lopo, namuhunan din ako dito. Kaya hindi po pwedeng magsimula ka na wala ka talagang pera o kakayahan para tustusan yung pangangailangan ng kalapate. Ano mga kaamigo? Sa mga newbie fans, hindi man kailangan na ganito lop, malaki. Ako kasi, nagbablog ako, kaya nagpalaki ako ng lop. Pero hindi naman kailangan talaga yung malaking lop eh. Kahit nga maliit lang na lop, kahit ganyan lang kalaki sa may 360 viewing ko, okay na po yan. Mga kaamigo, lagyan nyo lang landing board saka trapdoor. Okay na yan, pang pliers. Tapos nakabukod lang yung breeder ninyo. Okay? Itong lop na to, kaya ako pinagawa ito, kasi nga nagbablog ako mga kaamigo. So gusto ko yung maganda lang tingnan, maganda sa view. Okay, at maipakita natin yung lalawigan ng Saragosa, no? Oh, ayan po mga kaamigo, ang panahon ngayong araw na to.
medyo masikat ang araw, ano? Oh, yan, no? Diba, mga ka-amigo? So, ako naman, eh, kaya lang naman ako nagpagawa ng loop na malaki. Kasi nga, nagbablog tayo, hanap buhay na natin ito. Kaya, malaki na yung pinagawa ko para magandang tingnan. Okay? Pero hindi ibig sabihin malaki loop mo, puro champion na lahat ang lalabas sa kalapate. Hindi po. Magsisimula rin tayo sa basic dyan. At kailangan mas galingan ng nag-aalaga at saka ng kalapate. Happy po yan, mga ka-amigo. Magaling alaga, magaling ang nag-aalaga. Yung lopman, magaling din po yung kalalabasan ng laban nun. Ano? Pero hindi po pwedeng malaman natin dyan sa isang ano na champion-champion, naganap ng champion. Hindi po. Minsan, ano, minsan lang lumabas yon. Baka sa 10 anak, dalawa o tatlo lang lumabas na champion. Baka hindi pa, baka isa lang. Ano? So, hindi natin masasabi yan. Pero, syempre, pagka ganun ng mga quality yung mga breeder mo, mas lamang ka na. Okay, mas lamang ka na, mas may puhunan ka na sa uuwi at uuwi yung kalapati mo. Okay, so yun yung technique dyan, mga ka-amigo. Hindi nakukuha sa malaking lop yan. Pagalingan ng kalapati, pagalingan ng alaga po ang labanan dito. Okay, so, dito naman tayo ngayon magpapaligo, ano? Tulad nga na sinabi ko kanina, kailangan pag magpe-prepare tayo ng ating mga breeder, unahin nyo muna yung pagpapaligo sa kanila ng pantagal lang po ito. O yan, no? Nakaisa na tayo dyan, pangalawa na. Ayan. Alright, so lahat yan, papaliguan, unahin lang muna natin yung mga lalaki para isang lagayan lang. Pagkatapos sa mga lalaki, babae naman, isang lagayan lang din. Yung pagbabalik nito ang problema. Paano? Pero malalaman din natin yan, mga ka-amigo. At yun nga, pagkatapos nito, aligo, bukas, purga. Bukas na tayo magpupurga o pwede rin mamayang gabi, mga ka-amigo, magpurga. Pero bukas ng umaga, pwede rin. Kasi para hindi ma-stress yung ibon sana ngayong bukas ng umaga, kakain kasi ito sa hapon, mahasayang lang yung kinain . So mas maganda bukas ng umaga ang purga. Okay? So ayan, mga ka-amigo, yung mga breeder natin pang sat. Si Quattro lang at si Tisay ang hindi. Kasi diyan lang sila. Inspirasyon lang ni Quattro yan si Tisay, kaya ako binili si Tisay diyan. Yan ang ganda ni Tisay. Ganyan lang si Quattro ko diyan, mga ka-amigo. Papaliguan ka mamaya, Quattro, ha? Saka si Tisay, maliligo kayo mamaya. Para matanggal yung mga coats ninyo. Okay? Ayan ako. O daw, sabi ni Quattro. Many, many minutes later. Okay, so yun. Nakalipas ang mga kalahating oras. Natapos na dito sa isang cage, no? Ayan. Tapos dito naman simula ngayon sa pangalawang cage. Pag natapos ito, sa breeder na, mga kamigo, yung stock bird natin. Ayan. So tingnan natin dito yung mga naunang pinasabunan. Pinasabunan. Yung una nating pinaliguan ng malatayan. Ayun na sila. Pagka hindi ito natuyo agad, maaaring bukas na matuloy yung mga lahat ng mga kalapati dito sa ilalim na. Sa dalawang kulungan yan. Marami yan, mga ka-amigo . So, pag hindi natapos yon, bukas na. O, samantalang ito yung ating mga YB na bagong awat. Alright. So, bakit kaya may nakaangat dito sa may liig neto? Ano kaya meron sa liig neto? Puyo? Ayos ah. Puyo o talagang meron lang siyang bukol dyan? Tinignan nyo na ito? Puyo pala yan. Puyo pala yan. Nakaangat . Parang manok . Lalabang manok . Ayan. Baka tuyo na tayo yata ng mga YB natin doon na bagong batcher. Ayan . Tapos ito na yung mga nauna. So, kailangan mauna muna yung mga breeder natin . Flyer sa ka-breeder, tapos dito sa baba na. Okay? O, yan. Parami na parami yan. Para sa paghahanda natin doon sa iba natin mga kalapate. Ito, tsaka natin ito iaangat. Pero ilan ba yung stock bird natin dito? Dalawang Japan. Parang pang stock bird na to lahat . Ayun, anak ng champion pala ito. Iaangat ito. Yan. Anak ng 9 overall yun. Basta itong apat na to, stock na to. Japan nito . So yung isa pwede na mailipad yun. Yun. Bali dalawa iaangat. Ito isa na to, nakapunong ministro lang, yung may puyo. Yan. Pang stock yan. Okay? So yan, mga kamigo. Maya-maya, hintay natin matapos yung ating mga kalapati dito na pinapaliguan. No, kasama si Quattro dyan at isa ipapaliguan yan mamaya. Okay, so check natin yung ating mga ibon dito, mga YB. Magpapawala tayo, mga ka-amigo. Mukhang tuyo na kayo . So doon natin padaanin sa loob ito, mga ka-amigo. Kita.
sabay papakawalan natin yan. Dito natin papakawalan sa loob. Okay. Dito. Yeah. Ang tanong, wala naman tong kawel. So dito natin sila papakawalan para diretso landing board. Kesa dito, lilipad. Baka mamaya, hindi pa makalipad yung iba. Nako, babagsak sa pusa, mga kaamigo. Makakalaya na kayo. Pasok, 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 pasok. Lalabas kayo. Suk, 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 suk. Okay. Papapasokin ko kayo ngayon. Ah, lalabas kayo ngayon. Okay. Labas kayo. Nako, pausok. Labas, labas, labas. Okay, labas. Ya, para katuyo. Yun, no? Yun. Sige. O, yan. Maganda dito sila ngayon sa taas agad. Para tuyo. Yan, no? Ha? Matutuyo sila dyan agad sa init na yan ng panahon. Di ba? Ah, butcher natin yan. Mamaya yan, maglilipadan na lahat yan. Kasi alam nila, basa pa yung mga pakpak nila. Yan, tataas na rin lumipad, eh. Nagsasama-sama na, eh. Yan, mga butcher-butcher na natin yan. Saglit lang yan, matutuyo. Oh, yan, oh. Pusa na balik, oh. Butcher na talaga. Anak ng USA bird siguro yun. Maya-maya na, maglilipadan na ito mga kamigo lahat. Tuyo na ito maya-maya. Kaya lang ngayon eh, hindi pa masyado eh. Taunang bahagi. Napaliguan niyo si Quattro ng ano? May gamot? Oh, yun nga yan. Okay yan. Check natin kung magkakatugma. Kung magkakatama. Tama yung unang cage. Pangalawang cage. Tama. Oh, mukhang magaling yung bata ako. Isang baba, isang may pangalawa. Ito ata yun. Ito pangalawa. Tama kaya ito. Nagkapalit. Tama yung nasa baba. Ito. Ito. Oo. Ang kapares nito, ito, inandito. Malay. Alam ko, kapares ng... Ito ba yung... Ito ba yung champion ko na checkered? Asan yung champion ko na checkered? Kapalit. Yung green na yung kunin mo ko, eh, dito yan. Yan. Yan yung champion. Tapos, yung lalaki na yan, doon. Kapalit. Saka ito. Ito. Kunin mo to. Diyan mo, dito mo ilagay yan. Yung basra dito sa baba. Ito. Diyan yan. Sa baba. Yan. Yan. Diyan yan sa taas. Diyan yan sa baba. Okay na. Ayun o. Timo, tuwan-tuwa ito. Nakabalik na siya. Pinarta natin yan sa anak ng first overall ni Longhair eh. Kundi first overall, third overall tong pagkakasabi niya sa akin eh. Diyan eh. Okay. So, kay paring boss B natin na eterno to, no? Mukhang okay na. Okay. Mukhang hindi kakanayon nasa ilalim eh. Yung imbrek, oh. Tahimik lang yung imbrek. Yan, oh. Tahimik. Yung magkapatid. Magkapatid itong imbrek eh. Yan. Kapatid niya yan. Tapos ito tatay nila. Okay. So, okay naman. Natuyo na. So, hindi nila natin na gagamot yung mga breeder na lalaki at babae na lang, ano, saka yun nandito, ano. Yan. Okay na to. Bukas na sigurado yan kasi wala nang sikat ng araw, eh. Ano na, eh. Nakatago na sa loob. Okay, nakiat ko yung mga kalapati dito. Natakot sa akin, mga kamiga. Nagliparan lahat, ayun, ano. Kadami. Natakot sa hagdan. Umaakit ako sa hagdan, eh. Pero ang kagandahan dito, mga kaamigo, start na ng groupings nila.
sama-sama na halos yung mga YB natin. Konti na lang naiiwan eh. Ito na lang. Sa ayun nandun. Pati yung puti, nakikipagsabayan. No? Yan o. Nag-groupings na. With punong ministro, Love TV.